guys, welcome sa ating channel. Ituturin natin ngayon kung paano gumawa or paano matutunan ang physics subject, okay? Sa ating channel. Actually, ginawa ko na ito dati, pero dahil sobrang busy sa school, okay? Lalo-lalo na, okay, mag-graduate ang mga anak ko, okay? Hello nga pala sa mga Hubert students dyan sa systems class, okay? Hello din sa aking mga co-teachers dyan, okay? At ngayon, gagawin natin ay ang ituturin natin ang mga video presentation, specifically video tutorials, lalo-lalo na sa physics subject. Ang focus natin ay ang physics subject, okay? Bakit physics? Bakit hindi mathematics, okay? Marami namang video presentation in terms of mathematics, lalo-lalo na mga gumagawa na ng mga video presentation na Tagalog. Okay. Ngayon ako, ang gagawin natin, marami din nahihirapan sa physics subject. Physics is all about understanding the universe, understanding the world, okay? Because there are changes happening in the world. There is only a constant word na makikita natin sa mundo. Okay? There is only a constant word na pwede natin ma-observe sa universe. Yun ang change. Okay? Bakit nagkakaroon ng changes? Dahil sa mga interaction ng matter. Okay? Dahil sa interaction ng mga bagay-bagay sa universe. Kaya nagkakaroon ng changes. Okay? For example, the interaction of the sun and the earth. Okay? Kaya umiikot ang earth sa sun dahil may interaction si earth kay sun. Okay? Ganun din naman si sun kay earth. Okay? So may interaction ng bawat matter. Something like that. In order for us to understand these things, kailangan natin maintindihan ang physics subject. Okay? Hindi natin alam kung matutuloy ang pag-aaral this school year, this academic year. Okay? Hopefully magkaroon na ng vaccine para matuloy ang pag-aaral natin this academic year. No? At sana, okay, maimbento na natin, makita na natin, discover na natin kung ano ba ang gamot para maalis ang virus, ang coronavirus, kaya ang COVID-19. Okay, so sa buong mundo, hindi natin inaasahan, guys, na magkakaroon ng COVID-19. Okay? Pero kung hindi man matuloy ang klase this coming school year, hindi tayo makakuha ng makagawa ng bakuna, ng vaccine. Okay? Hopefully makatulong ang mga video presentation ko, okay, para maintindihan natin ang lumos ang physics. Para hindi may stuck, okay, ang ating pag-iisip sa mga bagay-bagay lang nasa bahay tayo. Okay, makapag-explore pa rin tayo, matutunan pa rin natin ang dapat natin matutunan sa school. Okay? This physics subject hindi lamang para sa mga STEM students ang mga video presentation natin. Magagamit din ito ng mga engineering students, magagamit din ito ng mga ibang strand ng senior high school. Like for example, GAS, UMS, ABM, yan magagamit na. There are specific schools din naman guys na nag-offer ng physics subject even if hindi sila STEM or hindi sila related sa STEM strand. Okay? Like for example, the ILS University Foundation here in Pampanga, okay, meron silang sarili nilang system sa senior high school na nandun pa rin ang physics subject. Okay? Hopefully, ang mga video presentation na ito ay makatulong, okay, lalo-lalo na sa mga nagtitake ng STEM related subjects. Okay? Ang physics subject na ito, katulad nga na sinabi kanina, hindi lamang para sa mga STEM students. Pwede rin sa mga ibang students. Like for example, sa PBL, meron silang physical science subject. Okay? Sa GAS, sa UMS, sa ABM, meron din silang physical subject. So, there are specific competencies in physical science na pang physics, okay, na kailangan matutunan nila ang concept at ang content ng physics. Okay? Ang mga content at concept, okay, para madali natin matutunan ng mga yan, kailangan natin ng mathematics. Okay? Ang mathematics ay napakasimple lamang. Okay? Pero sa pure physics, talagang kailangan ang mathematics. Like specifically, the trigonometric ratios, sine, cosine, laws, yan kailangan naman yun. Ang identities, okay, kailangan din naman yun. Umiikot tayo sa trigonometry, okay, ang Pythagorean theorem, kailangan din naman yan. Ano ko ba kailangan natin sa physics subject, sa pure physics? Kailangan din ng calculus. Since calculus is defined as the change, okay? All about changes, okay? Kapag dinefine natin ang calculus, ibig sabihin nun, that is a change in mathematics, okay? When we are dealing about the numerical changes, okay? Calculus yun, pag-usapan natin yan dyan. Sa physics, gagamitin natin ang concept ng calculus, okay? Hindi lang yun, marami pang ibang mga mathematical concepts ang gagamitin natin sa physics subject, okay? So, ito ang ating introduction, okay? Ang video. Hopefully, guys, you like our video, ang mga video presentations natin araw-araw. At the same time, you subscribe, you comment, okay? Kung hindi kayo, may mga naituro akong hindi nyo naintindihan, may mga questions kayo, something like that, or comments, okay? Or something na may mga mali akong naituro, you can add your comments, okay, below, okay, these video presentations na i-upload ko. At the same time, you share our video, napaka-importante, kasi makakatulong sa ibang mga estudyante, okay? Good day, guys, stay at home, okay? Huwag kayong lalabas-labas para hindi kayo mawawala ng COVID-19. At the same time, always pray, And remember, God loves you.